잘못된 모방이 너무 unat ng isang bridegroom na magmumula sa kanyang pavilion ay tulad ng isang kampiyonato na nagagalak na tumakbo dun sa kanyang patutunguhan. Papansin po natin sa ating pamalakuna, walang makakadaig sa'yo. Ayan ang magandang balita na ating pagsasalusaluhan. Hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, 10th chapter, simula talatang 25 hanggang 37. Luke chapter 10, verses 25 to 37. At ganito po ang matutunghayan sa sariling wika. Lucas, kabanatang 10, talatang 25 hanggang 37. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon o magamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo doon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataon dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na paraan doon.
Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka'y sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayukat gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Sa pinagpala hapon sa lahat kaya pinagpalang hapon gabi, madaling araw ang pamit sa inyo kayo nanonood sa ating Kapayagan TV channel. Saan magda ko kayo ng doon? Ano ba lang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito? Tandaan po natin lahat, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo, not once, but twice. Amen! At ito po, minsan yung ito, hindi lamang para sa mga nandito, kundi para sa mga naiwang pamilya ng ating head ng El Shaddai Tapatpan Gospel Music Ministry, si Sister Susan Hinakutan, ay nataong nagiriwang tayo ng 19th year annual Thanksgiving ng ating Tapatpan chapters, ay sinabay pa ng pinakamalungkot na balita. No? And tomorrow night, after the gawain, kami mga preachers at mga katuwang makikipigil sa lamay ni Sister Susan Hinakutan sa mortuary ng Santo Nino de Taguig. Kaya kami po ito sa pusong nakikiramay sa pamilya ni Sister Susan Hinakutan. Tumingin natin ang buhay ng Diyos. Ang ating preaching banner story para sa linggong ito ay pamamagatan ko pong The Good Neighbors or The Good Samaritan. Ayos ang... Do you understand to speak English? Kasi kung hindi ko masaya natin sa English, sabihin na lang, at ano hindi ko na lang. Kung paano ko masasanay kung pagiging kung ano to din pamatay yung atin. Amen. So sa ebanghelyong ating pong natunghayan, sinaysay ni San Lucas ang kalinghaga ng Panginoong Jesus tungkol sa isang Samaritano gumawa ng kabutihan sa isang manlalakbay na hinarang ng mga tulisan. Alam niyo po, doon sa unang, doon sa simula ng Ebanghelyo, isang eksperto ng kasulatan o ng kautusan ang lumapit sa Panginoong Jesus upang subukin. Duro, ano po dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoong Jesus patawagin. Ano nakasulat? Ano ang sinabi ng kautusan? At ano nababasa mo doon? Sumagot ang iskriba. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso,
ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, tubo ng Panginoon Jesus. Tumayo ka at gawin mo ang dapat mong gawin. Ngayon, para hindi siya mapahiya, tinanong niya ang Panginoon na sino naman ang aking kapwa. Ito ang kasagutan ng Panginoon. Isang manlalakbay. Isang lalaki ang naglalakbay mula Jerusalem patungong Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, pinuha patidalit sa katawan, pinugbog, at halos patay na ng iban. Tinataong dumaan ang isang Pariseo. Nang tingnan, nang makita niya ang lalaking nakahandusay, siya'y lumihis at nag-iba siya ng daan. Dumaan din ang isang Levita at saka tumingin na lang pagkatapos umalis uli. Subalit isang Samaritano ang natagpad nang makita ang lalaking hinarang, imbis na kainisan o pagdilian, nahabag. Nahabag ang taong hinarang. Ganyan kabuti ang isang Samaritan. Anong ginawa ng Samaritan man? Dinapitan, pinuhusan ng langis at alak ang mga sugat at sa katinalian. Binuhusan ng langis at alak at ipinahid ang mga sugat ng lalaki sa katinalian sa ulo at dinala pa sa bahay para ngayon. Baga. At doon pinalagaan. Kinabukasan, bumukod siya ng salapi at sinabi sa may-ari ng bahay panguluyan, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan, babayaran ko sa aking pagkakulangan. Amen. Pinapili ng Panginoon. Ngayon, ano niya sa iskriba? Sino sa tatlo ngayon ang nagpakita ng kabutihan sa taong hinarang? Ang sagot ng iskriba, yung taong nahabag sa kanya, ang sagot ng Panginoon, humayo ka at gawin mo sa iba. Katulad ng Samaritano. So ang ating preaching password na ibig ko pong ibahagi sa inyo ang salitang good. Good. G-O-O-D. Good. Sabi niya, good. So letter G of the word good stands for great. Nakita. Dahil sa kahabagan ng isang Samaritanong tumulong sa lalaking hinarang, napakabuti sapagkat alam niyang dakila ang katapatan ng Diyos. Saan niya kuminamo, mga katuwang? According to the Book of Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23, Lamentations, panagboy.
Ito po ang sabi. Lamentations chapter 3 verses 22 to 23 says, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. Hindi nagbabago tulad ng buhang liwayway. Nakila ang kanyang katapatan. Pakinggan po natin ang mensahe ng awiting ito. Steadfast love of the Lord never ceases. Ay, ganda ko po lang. Ganda ko po lang. Kanyang kadatila ang Diyos sa pamamagitan ng isang Samaritanong nagkaroon ng kahabagan sa isang lalaking madalakbay na hinarang ng mga tulisan. No? Dahil sa kahabagan, pinakita ng Samaritano at pagtulong sa kapwa, nalulugod ng Diyos. Kanyang kadakila ang Panginoong Diyos. Sa bawat bagong umaga, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ang kanyang pag-ibig hindi nagmamalin. At ang kahabagan ng Diyos tulad ng Samaritano na nakapag sa isang lalaki binugbog ng mga tulisan, walang kakupas-kupas. In other words, walang kapantay. Bago tayo dumako sa susunod na letra, may kukwento muna ako. Ito'y kwento mula kay Bishop Pep. Hindi ko alam kung natandaan nyo ito. Pero ibig ko ipahagi muna. Natoong nagkaroon ng isang Lenten Recollection sa isang community. Ang pinaka-open kasi sa Lenten Recollection nila is yung pananamisa. At sa dami ng mga dumalo sa misa sa kalagitnaan ng Lenten Recollection, mayroong isang mama
Nangako sa lasing. Nalala ko sa lasing. No? Nang magsimula ang humili, ang sabi ng pare, tayo'y nandito sa lupa, tayo'y nagkakatipon dahil sa pag-ibig ni Kristo. Ang sagot ng mama, ay narinig ko na yan, pare. Narinig ko na yan. Sabi pa ng pare, tandaan po na yung sinabi ni Kristo sa John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that we gave His one and only Son. Sabi naman ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Tuloy pa ang pumiliyan ng pare, magsisi na tayo tumalipon sa ating mga nagagawang kasalanan. Sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Alam niyo, ginawa ng pare, tumitig, tinitigan niya yung mama, nag-iingay. Sabay turo-turo, sabi niya, isa pang bala. Pag yung bibig mo, marinig ko pa, itatapal ko yung paking, patatapalin ko yan ang paking eh. Ang sabi ng mama, yan, hindi ko talaga yan. Hindi na natin ang buhay. Pagdumating sa langit ang tamahan ng insight na pangyayari ng Diyos. Huwag pag-iwi at pag-iwi. Amen? Amen! Ang pagtinamaan ng insight na pangyayari ng Diyos sa halip na ikaw ay umaray, sa halip na ikaw ay mag-ingit at magalit, ang sabihin mo, salamat po Panginoon at ako'y tinamaan mo sa iyong kapakyayan. Amen. Walang karating. So we go to the first letter O of the word good. Letter O stands for orderly. Maayos. Sabi mo sa iyong katabi, friendship, umayos ka. Ano sagot ng katabi nyo? Pagkikin natin ang Panginoon. Apostle St. Paul told to the Colossians chapter 2 verse 5, For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit and delight to see how orderly you are and how firm your faith in Christ. Bagamat wala ako riyan, hindi naman ako mawawagli sa aking alaala. At ako'y nagaganap sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Amen. Maayos na pamumuhay, no? Pati ang ating pamumuhay dito sa mundo nagiging maayos dahil sa ating matibay na pananampalataya kay Kristo. Amen. Amen. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, at kahit kayo mga nanonood sa channel na ito sa YouTube, be sure that to see what or how orderly you are and how firm your faith in Christ Jesus our Lord and personal Savior. Amen. Kaya, nagagalak si San Pablo Apostol dahil sa kanilang maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Ganon din tayo. Ganon din tayo kaayos ng ating pamumuhay. At ganon tayo, at ganon katibay ang ating pananalig
at pananampalataya kay Kristo. Ganun yun din, ganun din katibay ang pananampalataya ng isang Samaritano dinaran at nakabal sa isang lalaki dinaran ng mga Kristiyano. Amen. Amen. Kaya we must be orderly. Orderly we are in how firm our faith in Christ. Kaya we, the apostle St. Paul must be delighted to see how orderly they are and how firm their faith in Christ. Kaya matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. At nagaganap even sa langit ang mga anghel, mga banal sa langit sa ating maayos na pamumuhay. Kaya nagiging maayos ang pamumuhay at pinalago dahil sa neighborhood prayer group. So that's the first letter all of the word good orderly. Now, the second letter of the word good stands for overflow. Pag-alabing o pag-aaw. Saan ko po ginamit itong second letter po na ito? It's found in 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo, mga taga-Bucheres. Lalong pinalalabo at pinag-alab ng Diyos ang pag-ibig sa isa't isa. Ayan, kaya ako'y nagagalak kahit sa panalangin lang. Lalong pinalalab, lalong napapag-alabi ng Panginoon at palalabuin ng Panginoon ang mga ang bawat dako para maahay papunta sa mga gawain itinakda ng buhay, banal at mga banggan. Kaya, mahalaga po na tulad ng ginawa ng Samaritano sa isang lalaki tinarap ng mga pulisan, iguha ang dami sa katawan, inubukong at halos patay na ng iwan doon dahil sa kanyang pagtulong, lalong pinangalan ng Panginoon ang pagmamahal. Lalong pinalago at pinaalab ng Panginoon ang pag-ibig sa isa't isa. Kung ay nakikinig sa pananakit, o'y
Pagpatuloyin natin ang buhay ng Diyos. Amen. Kaya, huwag tayo magsawa na mag-apay ng mga tao to the neighborhood prayer book. Bago dumating pinagtangkar ng pag-ipon dito sa Bocheres compound, ay anong araw ay maapay kahit sinong kapitbahay nila. At para ma-overflow. Para sa isa't isa. At para mapalago ng Panginoon ang pagmamahal. Amen! Purihin natin ang buhay ng Diyos. We go to the last letter of the word, the letter D, which stands for devoted, tapat o tunay. Tapat o tunay. Saan ko po hinamo ito? According to Romans chapter 12 verse 10, this is what St. Paul the Apostle says. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Above yourself. At ibigan kayo na parang tunay na magkapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Tapat. Parang tunay na magkakating sa isang tao. Makibigan kayo, makibigan kayo. Hallelujah. Na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo, mga taga-Gutierrez. Alam nyo, ako'y natutuwa sapagkat nalina sa aming pag-i-NTV sa Ranger, ang pasok pa lamang, tinatabulan na naman ang aso. Hindi ko alam kung susubulin ako o biniwetang. Sabi, ibig sabihin niya, sabi niya, pagpapalis niya, sabi niya, don't miss. Purihin natin ang ating buhay ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon ng alakas. Yan yung kabuti ang Diyos. Yan yung Samaritano na nakabag sa isang lalaking nakahandusay. Dahil sa ginawa ng mga lalaking kumarang sa kanya, no? Nagawa pang tulungan yung taong yun. Bakit? Sapagkat yan ang tunay na magkakapatid na nagpapahalaga si Jesus. Amen. Amen. Kaya buong puso natin ginagawa, buong puso, buong isip at buong lakas ang ating aray sa ating Panginoon kapag tayo gumawa ng kabutihan tulad ng mabuting Samaritano. Dapat namin. Sapagkat kasama natin si Yahweh at Jadai. Amen. Kaya kapatid, friendship
na prayer partner, katuwang maging kayong nanonood sa Kapahayagan TV channel sa YouTube, just to make sure hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan ng buhay, banal at pandemic. Amen! Amen! So, tandaan po natin ang acronym word na good. Letter G stands for rage. Letter O stands for another O stands for and letter B stands for devoted. And the bottom line is, sabi ni Kristo Jesus, humayo kayo, mga taga-Bulcheres. At sabi sa huling bahagi ng kasulatan, gayon din ang gawin ninyo. In other words, humayo kayo bago dumating ang araw ng Lunes, gayon din ang gawin ninyo. I-engage ninyo ang mga ating bahay. Amen. Sa presensya. Maraming araw ng Lunes, hindi lang kayo ang nandito, pati mga kapitbahay ninyo ang ating bahay. Pati mga kapitbahay ninyo na ma-engagehan ninyo. Mapapalago at lalo mapapalago para pagdating ng CLSS sa July 25, sila'y makakatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Amen! Amen po ba? Amen! Tapos na ang mensahe nito. Ayun na po lang. As ang yung mga kamot. Bakas ang inyong mga kamot. Ipilit ang inyong mga mata. And by the way, pag-arabi ng July 17, meron pong yung gathering sa rooftop ng barangay Bulo sa Lower Tikutan. City, 1 to 5 p.m. So July 17. That's on the third Sunday. Para po lahat ng mga kabataan na handang paglingkuran ng buhay na Diyos, makaranas ng dakilang kabutihan buhat sa kanyang panalangin. And tomorrow, Workers Formation. Pero bago ang Workers Formation, B2B ang sponsor sa Donmas. Pagdating yun, may double activities sa mga workers. May Donmas ang B2B, and after Donmas, at the same time, stay po lahat sa angle para po sa Workers Foundation. Tuloy-tuloy hanggang sa matapos ang leading message ng ating minamahal na tulong ng God, Brother Mike Sinclarte. Ibigin natin ang buhay na Diyos. And let's declare this healing song, buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa iyo. Oh,
Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin niyo po, Diyos Ama makapangyarihan, magpapasalamat kami sa iyong mga salita patungkol sa mabuting kapitbahay o pagiging mabuting Samaritan. Niniwala po ako kung gaano ka kadakila, Panginoon. Kung gaano kaayos. At kung gaano ka tapat. At higit sa lahat, Panginoon. Ng buong puso. Buong isip. Buong lakas. Ay aming alay sa iyo. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat sa patuloy mong paggabay sa amin. Wait na. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Amen. And amen. Amen. So kapatid, friendship, ka-prayer partner, katubang, kayo pong mga nanonood sa Kapahayagan TV channel. Umaasa po ko na patuloy kayong pagpalain. Patuloy kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. I-click ang bell icon
para po maging updated sa pinakahuling videos na tiyak na kayo po ay mapagpala. At upang patuloy mapagpala, hopefully, sa mga replay broadcasts ng mensaheng ito at sa iba pang mga live events, patuloy rin kayo pagpalain at sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala. So tapos na tayo sa ating YouTube channel, pero dito sa gawain ito, di pa tayo tapos. Ano na sa'yo? Wala kayo El Shaddai. Ano na sa'yo? Ano na sa'yo? Ano na sa'yo? Wala kayo El Shaddai. Sumain niyo ang kapayapaan, sumain niyo rin lahat. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi ng Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang